Yan po, nag-automatic na po siya palabas. Yan. Magandang tanghali sa lahat. Meron po mali tayong gagawin, mga kabatang. Tanggalin natin ang Christmas at hindi tayo masyadong maintindihan. Ito ang ating gagawin. Yan. Dalawang rotor disc po muli, mga kabatang. Ating isi-set up at tulad po ng dati ay iisa-isahin po sa inyo, mga kabatang, kung paano mag-replace ng tama at ika nga ay siguradong hindi back job ang ating gagawin, ang ating trabaho, ating isasalang. Ating isasalang, mga kapatang. Napakainit po rito, tanghali. Baga ng ulan. Nagtatanong nga pala ng rotor base, medyo malaki siya po, rotor base ng Isuzu D-Max 2016 model, malapit po siya. Yung bagay na napansin ng trabaho, mga kabatang, kumbaga napakadaling isala dahil mukhang saka yung asma na ating kailangan sa inyo, pero ito po ay napakasilan. Bakit po? Kasi ito ang nagdadala ng ating sakyan, ika nga sa freno, sa safety ay ito po siya. At bakit po masilan? Kasi ang kaunting diferensya po nito kung in-replace mo ng hindi maganda ay mararamdaman ng driver. Sa kanyang paa ay mararamdaman niya. Pagka hindi parehas ang ating magka-replace ay pagka namreno siya ay may tinatawag na mag-dribble ang paa. Kaya isa ito sa ating mga trabaho. Simpleng isa lang, ngunit napakasilan. Thank you.
Yan po, naka-automatic na po siya palabas. Yan. Yung puti pong yan, yan ito, ay yan yung napasadahan na. Ibig sabihin, dinaanan na ng talim. Yan. Ito naman yung kanya automatic. Ito ang automatic niya.
At syempre, bago natin i-move ito, bago natin i-abanter ito, ay lilinisin muna natin ang bed, mga kabatang, lalo na sa ating mga bagong tornero. Ito pong pundido ay napaka talas po nito. At bago natin ito itakbo paparito, kailangan linisin muna natin siya. Alisin natin yung mga biruta. Yan, yung mga maliliit na yan. Ating pupunasan yan. Magkabila. Yan. Ating pupunasan yan. Para ang ating makina ay tumagal ang buhay. Sa ating mga tornero, kahit na hindi po sa ating sarili ang makina, ay ariin nating sarili, halagaan natin, dahil sa ganitong trabaho po ay ginagamit natin ang makina kahit hindi atin, katuwang natin siya, katulong natin hanggang sa tayo maging ganap na machinist. Kaya dapat alagaan natin, huwag tayong basta nala ang tira ng tira kahit na mayroong yang pinagkikilan sa mga ganito, sa mga ganyan, sa kamagkabila. Ito po ang pinakamasilan sa parte ng makina, itong bed na ito. Oras na bumauna po yan ay mawawala na sa standard ang ating makina. Kaya dapat lagi siyang malinis. Yan, kaunting punas. Lalo na at ang ating ginagawa ay katulad nitong pundido. Napakatalas po niyan. So ituloy na natin ang kabila. Titingnan natin ang kabila. Ayan siya. Ayan. At muli sa ating mga bagong tornero, pagka nakaranas kayo na ganito ang inyong gagawin, huwag na huwag niyong gagawin baliktaran ng salang. Isisintro niyong kabila. Ito nga po. Itong parteng ito, isisintro nyo ito, at pagkatapos nyo ang pagkainan, ay ganito ang gawin nyo. Sa kabila naman, hanggat maaari, gumawa kayo ng paraan na madukot ito. Yan, yung kabilang yan. Kasi po oras na tinanggal nyo yan, at inipit nyo sa parteng ito, binaliktad ninyo, hindi nyo makukuha ng perfect na perfect yan. Magkakaroon yan ng apekto sa ating paa, sa paa ng driver. Kaya nga tulad nung una kong upload, meron na po akong upload na ganito, mga kabatang, kung inyo pong naalala, nabanggit ko po roon na ang rotor disc ay isa sa isang trabaho sa machine, sa makina, na hindi kayang dayain. Hindi kayang sabihin sasain lang, dayain ang trabaho, dahil po oras na ikinabit ito at hindi tama ang ating paggawa ay ang driver mismo ang nakakaalam na mali ang ating ginawa, dahil doon sa kanyang paa mararamdaman niya. Ayan, ituloy lang po natin hanggang sa matapos siya hanggang dulo. Ayan po, malapit nang matapos.
Tapos na. Ano po siya? Ayan. Kalsada po kasi namin ngayon dito ay ongoing na ginagawa, sinapalawak. Ayan po. Ayan o. Ayan ang aking harapan. Harapan ng shop ko. Ayan. Kaya talaga napakaingay rito. Tingnan yung aking kalsada. Yan, winawidening po siya. Yan. Balik tayo rito. Yan, malapit na ulit matapos mga kapatang. Yan, sa kabilang side na tayo. May malalim na parte mga kapatan, hindi natin nakuha sa isang pasada. Yan po siya, itong guhit na ito kailangan ay abutin yan, kaya obligado tayong mag-ulit ng pasada.
marami silang sandwich lang. Kaya lang, iniisip natin yung gamit na lang ito talaga ay magkakasin. Hindi natin iniisip kung dito lang tayo, kundi meron din tayong pag-iisip sa atin. Katulad po niyan, merong may nagkakasin na. Yung photo sila ay kaya magkakasin ng pagkakasin na para magkakasin para kapag. Pero hindi po natin gawang magkakasin. Dahil nga po, para may kasing water sa atin sila. Tapos na dalawang peraso yan. Yan ayan, waiting na po for delivery. Mag-aantay lang tayo ng mapagkakargahang tricycle at atin ang ipapa-deliver ito. Yan, dalawang piraso. Yan.